Good evening. Today is the feast of Saint Matthew, so we will honor him in our daily verse. As we all know, Matthew, or was called Levi then during the time of Jesus, was a tax collector before he became one of the apostles. Tax collectors then were sinners. They were called sinners because they forcefully get money from people because it's their job. They think the people owe them the money, so they force them to give them something to the government. So tax collectors were hated by people and for all the masses. So even if mabuti kang tao that time, pero ang trabaho mo ay ganun, is masama na ang tingin nila sa'yo. But in Matthew 9:13, the story of the calling of Matthew, it was then that Jesus was just healed a paralyzed man. And he saw a table full of tax collectors, and he saw Matthew there, and he said, "Follow me." So, nagulat yung mga ibang tao, yung mga tax collectors, kasi yung reaction ni Matthew, he just stand up and follow Jesus. As described by St. Luke naman, Matthew or Levi was celebrated his conversion through a feast. Nag-throw siya ng feast for Jesus Christ because siguro sobrang grateful siya na even if ako ay tinuturing naman kasi lang ng mga tao, pinili ako ng tao na ito na para sumunod sa kanya. He was very thankful and grateful to Jesus that he's passed through him. Na para bang a person like him is worth saving, parang kaya siguro siya nag-throw ng ganong kagarbong feast. Doon sa feast na yun kasi, may mga tax collectors din na kasama silang kumakain, ganyan. Tapos yung mga Pharisees, nag-complain sila kasi nga bad people yung mga kasama ng kumakain ni Jesus, baka doon nga nahayaan yun, ganyan. So si Jesus narinig na to. So, he answered those people who were questioning. Sabi niya, "I came not to call the just but the sinners." So you see, Jesus was delighted with the just but more with the sinners. This only shows that Jesus knows everything. He knows that even if Matthew did something bad dun sa kanyang trabaho, he is still a good person inside. Remember, Jesus can see right through us. Even if we don't speak, even if we don't do anything, He knows what's in our hearts. So huwag tayong mag-alala kung ngayon ay nagkakasala tayo. Kasi kapag nilapitan tayo ni God, ni Jesus, at inanyayahan na niya tayo, huwag tayong mag-atubili dahil alam niya na hindi tayo mananatiling masama dahil alam niya magbabago tayo para sa Kanila. Thank you again for listening. Good night.